Alright, so positive day, Gilibers. This is Dr. Gigi di Sunga from I Can Change Project. Magandang gabi sa lahat ng Gilibers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Dr. Gigi Sunga. And sa lahat ng mga gusto magpa-coach sa atin, and if you want to enroll sa aking masterclass, and if you need speaker for seminar for students, teachers, parents, and companies, team building, message ka lang. 0939-5254-311 or sa aking FB page, Dr. Gigi di Sunga. And announcement natin, ha? So, sa lahat ng mga taga Bulacan, Pampanga, and Bataan. So, balik Wednesday tayo sa Robinson's Pampanga. So, every Wednesday afternoon kasi before, I think few months ago, lagi ako nasa Robinson's every Sunday and Wednesday. So, ngayon, open na ulit tayo every Wednesday afternoon. So, pwede kayo magpa-coach. Yan, I'm free from 1 to 7pm. Yan, so marami na rin tayong na-coach doon. So, binabalik ko lang aking schedule. Ulitin natin, Wednesday, 1 to 7pm. Message lang kayo para ma-arrange po natin ang pagkakasunod-sunod. I'll be with Ma'am Joyce then, there. Okay, so, if you are into home-based business, pwede niya tayong samahan. Okay? Alright, so, passive income para sa lahat ng mga empleyado. So, taas nga po kamay lahat ng mga empleyado nating mga delivers. So, walang masama sa pagiging empleyado natin, okay? So, kailangan natin yan, magtrabaho tayo. Pero, sabi ko nga, while you are employed, at least magkaroon ka ng additional source of income, right? So, if you can't do directly business, if you can't manage a business, nahirapan ka, but if you want to increase your income, so, eto yung mga passive income or semi-passive income. Well, actually, lahat na to, semi-passive income eh. Kasi, pag sinabi natin passive income, wala ka nang gagawin. Eh, lahat naman ng pinagkakakitaan natin ay mga semi-passive income yan. So, meaning to say, nag-exert tayo ng effort, alright? So, sa lahat ng mga empleyado, eto na yung chance mo, okay? Imulat natin natin mga mata, magising tayo sa katotohanan that you need to increase your income, right? So, sabi nga natin, according to statistics, self-made millionaires have at least 7 to 8 sources of income. So, imagine that. So, tapos tayo, nagtitiis tayo sa one source of income. So, hindi pwede yon. At least, magkaroon tayo ng 2 to 3 sources of income or 2 to 3 passive income. So, simulan na natin. Okay? Ulitin ko lang, ha? It's not absolute na passive income yan. You'll be doing efforts, especially in the first phase of this. Okay? While you are doing these things. Okay? Number one, you go to paper assets or investing. So, mag-invest sa mga sa stock market, UITF, MP2, sa co-op, sa Sun Life, di ba? So, sa lahat ng may investment, IMG, yan, mag-invest tayo. So, lahat ng may investment o paper assets, you invest at least, siguro kung kaya mong kumuha ng 1,000, 2,000 a month sa iyong sweldo, ilagay mo na dyan. So, at least, monthly or yearly, nagkakaroon ka ng income. Di ba? So, not bad kung kumitang pera mo ng 10%, 12% per annum. So, kung marami naman yan, as the years passes by magkakaroon ka ng semi-passive income. Okay? Second, na pwede mong maging source ng semi-passive income mo is real estate. Ito nabanggit ko na sa one of my vlogs. Isa sa mga delivers natin from Nueva Ecija, si Ma'am Leia. Ma'am Leia, isa po siyang teacher. So, bumili siya ng lote, house and lot. Then after 2 years, binenta niya. Kumita po siya ng 150,000. Passive income, di ba? In a year, kumita siya ng 50, so 150,000 in 3 years. So that means, that's a lot of money kung ikaw ay ordinary empleyado, tapos bigla kumita ka ng 150,000, di ba? So, not bad for you, di ba? So, you can have real estate investment. So, bili ka na ng lupa, then, ibenta mo na siya after 2 or 3 years para noon magkaroon ka na ng income, di ba? Kumita ka ng mga 50, yun nga, 50 a year, so, pwede na. Okay, third, passive income na pwede mong gawin sa lahat ng mga employed is be a co-author of a book or a manual, textbook, lalo sa mga teachers. So, hindi lang teachers. Kaya yung mga may content, may mga expertise like IT, environment. So, pwede kayo maging co-author, then you get paid as royalty or commission every, ang tawag dito, sa lahat ng mga bibili o kaya commission mo sa lahat ng bibili ng book mo, diba? So, para yung book ko, na-stop nga lang ako kasi di na ako nagpa-reprint. Pero, during the first reprinting of it, so, marami din tayong kinita dyan ng passive. So, pagkayari ko siya ng gawin, so, bibili na lang. Then, sa akin na yung mga magbebentahan. Okay?
Alright, so number 4 is semi-passive income. You go to YouTube, di ba? Pwede ka mag-YouTube channel as an employee. Ang dami na natin nakikita na nagtagumpay dyan. Sabi ko nga, eto na nga, di ba? Marami nang nagsasabi that you can be rich by having your own YouTube channel. At marami pa kasi siyang pwedeng gawin sa buhay mo, not only yung bayad ni Google sa'yo, kundi yung network. You know, ang dami mong makikilalang tao because of your YouTube channel na eventually they will be influencing you to become a better person, or they will give you opportunities in life to have your own business, to have your own investments. So, alam nyo, in 2 years that I have my YouTube channel, ang daming nagawa niya sa buhay ko. Ang dami kong na-meet na tao, naging business partners. Now the latest is, you know, I have my COO, my business partner in Manila, Ma'am Joyce, who's doing all the things. Or doing all the tasks na meron ako. My business partners, naging close friends na rin natin, madami. Okay? So, you start your own YouTube channel. Diba? Mag-start ka na. I'm sure mas magtatagumpay kayo sa akin kasi hindi ako technical na tao. I need other people's help para lang magtagumpay ako sa YouTube. Eh, yung mga ibang millennials, kaya-kaya nyo yan, di ba? Okay, number five na, why YouTube channel, why passive income? Because, semi-passive income, like, ito, pag-upload ko, so YouTube will be paying me in dollars, then, yun na, so monthly, meron ka ng income. Kahit nga, misan, hindi ako nakapag-upload, especially pag wala ako. Like, one time, nagpalawan kami, nagpunta somewhere. Pag tinitingnan ko, oh, may income pa rin tayo. Like, kanina umaga, I check. So, meron tayong income from YouTube channel. From YouTube, okay? Alright, number 5, semi-passive income for all employees is you can start your business partnership or collaboration. Sabi nga nila, di ba? Business partnership, may pag-partner ka, kung may pera ka, wala kang time, so sila yung mag-manage. Then, semi-passive income, binibigyan na lang ng percentage, di ba? Like, may overrun. So, by the way, yung gusto mag-resell ng overrun, dyan sports bag, I can change shirt ko, message lang po kayo. So, these are being managed by my sisters and my niece. Yun, nagbigay lang ako ng pera, so, nagpo-promote lang ako, tapos sila na nagmamanage every day, so, then binibigyan lang nila ako ng commission. That's semi-passive income. Business partnership, di ba? Mabigay ka ng puhunan sa kakilala mo, na mapagkakatiwalaan kahit ka mag-anak mo, then yun, pag kumita na, nagdagdagan ka, di ba? Nagkakaroon ka ng income. Marami na nag-testimony niya, like yung mga OFW natin, na meron naman, hindi naman lahat ng kamag-anak hindi sa Pilipinas, hindi yun naman pagkakatiwalaan. Meron pa rin naman, di ba? So may mga nagsasabi sa akin, Dok, kumikita naman yung aming business. So that's good, di ba? Okay, and meron akong friend, teacher siya. So meron siyang business sa malayong probinsya. So, kumikita naman at least mga 4,000 naman pinapadala sa kanya as an additional income niya. Okay? Alright. Ano pa? 5. And number 6. Alright? So, you go to you can write your e-book, e-courses, like, ito, susunod na natin gagawin yan kasi ito talaga yung gusto ko, magkaroon ako ng e-courses. Kulang lang talaga tayo ng magkagawa, but parang may na-interview nata si Ma'am Joyce for this, to do this. So, yan, but once na nabenta mo na naayos na yung e-book mo, e-course mo, like, yun yung ginagawa ni John Oranya, okay? Sir John, okay? Nagkausap kami once, sana may interview ko rin siya sa aking YouTube pag nagkaroon kami ng time, okay? Alright, so, yan, e-courses, like, misa ka na magsusulat, di ba, pag may bumili, di ba, yan, nabibili na sila, kahit in, magkano lang yan, di ba, let's say 500. So, kung sa isang linggo, makasampo, that's 5,000 na bibili sa'yo, di ba? Okay, and next, number 7. Okay, number 7. Nalito pa ako sa daliri ko, number 7. You rent a space, okay? Rent a space, pwede mong i-apply yan sa Airbnb kung malaking bahay mo, di ba? So, may passive income ka, magre-rent ng 1 or 2 times a week, or 3 times a month, di ba? Kung kikita ng, let's say, magka 1,000, 3,000 or at least kung 5,000 na income a month additional, pwede na, di ba, pandagdag sa income mo, okay? Alright, and last, number 8 ay passive income na ito, IMG, ito hindi ko lagi ito sinasabi, so I don't want to look like, you know,
sobrang ginagamit natin si IMG to earn money. You know what, ganito. Nung una ko pong pinromote si IMG, Mutual Funds and Kaiser, as an investment, hindi ko alam na I'll be getting commission. So, what I did is, share lang ako ng share, nagawa ko ng video, everything. So, hindi ako, I don't know kung na-inform ako or hindi ko lang siya napansin, okay? Then, after few months, so, tinawagan ako, may check-in na daw ako sa office. So, kailangan ko nang kunin ng check ko. So, I went there 2 times na. So, ganito, para sa akin, reward na lang yun eh. Kasi nga, you are helping people. Bawa, ikaw, nag-member ka sa IMG, kumuha ka ng mutual funds, Kaiser, like in my case, kumuha ko ng Kaiser. Kasi para sa akin, passive, semi-passive income din to. Pagdating ng araw, after 7 years, okay, kita yung pera natin. May health insurance ka na, meron ka pang investment. So, di ba, malaking tulong din yan. Then, since I experienced that, I realized that, so nag-share ako sa YouTube, then marami rin syempre na mag-deliver natin ng kumuha, then ganoon. So, yun na, nagkaroon ako ng commission. So, you can do the same. If you feel like you love, you're into IMG investment, so you can start it. Then, you share it with your friends, office mates, di ba? Business partners and other people around you. Okay, then you will get commission and that's passive income. Alright? Okay, so mga deliver, sa lahat ng mga empleyado natin mga deliver. So, yan ang mga semi-passive income. So, that means you can increase your income without consuming many hours of your time a day. Okay? Alright, so kung gusto mo magtanong, magpa-coach about more on this semi-passive income, I can help you, message ka lang. Okay? Alright, so please share this video sa lahat mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago tumula natin buhay. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. Yan. Let's go, let's go!